Napod mi diri guys ha. Among kuan perting kamingaw. Nagbaktas-baktas hasta mingawa oy. Mingaw kay diri guys. Walay tao. Among tao diri. Perting kamingaw. Sana all chismosa, sudugon ako to. Sana all chismosa. Bitaw. Sana all. Sana all chismosa. Sana all. Wait tao. Ah, may chismosa. May chismosa diri. Diri sa Yuki, may chismosa. No? Sana all chismosa. Guys, papunta kami sa store. Maliit na store. Merong maliit na tindahan dito malapit sa amin. Tsaka, kasama na din yung paglakad-lakad. So, naubusan kasi kami nung ano ba, dishwasher tablet. Yung panglagay sa ano ba, panghugas sa plato. So, ayan. Kaya, naglakad-lakad na lang din kami, no? So, team. Saan nyo guys, gid o? Walang tao. As in, diba? Mingaw kayo. Na ano ha, na ulit namin yung church dito. Labyan ba? May ano dyan guys, nakalibing o. Oh. Sa atin, matakot na tayo ba magdaan basta ganito kay may nakalibing. Pero dito kasi guys, okay lang. May bahay nga doon, eh, malapit lang. O, oh, ayan. So, dating na kami guys. Meron yung maliit na store. Kung nakikita nyo, yung naka-purple. Takipan ata ng buwan. So, ayan. May little store. Ayan, my little store. Andiyan na yun. Pintahan maliit kami. Yun nga guys, kung mamalasin nga naman. Guys, kasi nakalimutan naming magdala ng mask. Face mask. Kaya ayun. Kaya ayun, uwi na lang kami pagkabili. Malasa pa kay uwi. Wala kami pwede magpasok dun. Basta walang mask. So, ayan, uwi na lang kami. Marti na lang at amo ang subuon niya. Okay, layo-layo po ba niya magbaktas. So, mag naman may ice cream sa balay. So, ako pati giatik si team nga. Kanang manganhimi din eh. Kaya palitan ako siya ng ice cream. Sa dihang, di man di may makasuod kayo. Nakalimot man isa mong face mask. Walang chismosa dito guys. Kasi nga, yung mga tao busy. Halimbawa, oh, paglabas mo dyan, may nakita ka bang magchichismis? Walang magchichismis dito. Kasi, mga tao dito, pagising sa umaga, magtrabaho. Pag-uwi, ayun, magpapahinga. Walang time sa mga chismos-chismes. No? Meron silang kahit anong klaseng job dyan, basta may trabaho. Inagrab yan. Nila. No? Wala din hi guys, alas. Otso na magpras gabi dili. So, yung sinasabi ko kanina guys na bilhin sana namin ay ito, pakita ko sa inyo ha, saglit lang. Ito siya guys, ito. Very, ano, basta ito, pakita ko sa inyo. Kasi diba sa atin, wala yung tayong nagay ito. Ito, nilalagay ito siya, oh. Yung, little pod na nilalagay sa dishwasher para ayun, yung dishwasher na yung maghugas ng plato namin, no? Hindi naman ako naggamit palagi ng dishwasher, pero pag marami na, masyadong plato na hindi nahugasan, yung gagamitin ko. So, ayun. So, ayun, nag-andal, saba kayo. So, ayun yung dishwasher, no? So, tapos na nag-lipit si Katulong. Si Katulong ako, no? Tapos na din nagluto. Oh, nanihapon ako mi. And then, so ngayon, naisipan kong dagdagan natin yung or dagdagan ko yung video ko kanina guys kasi napakaliit lang nun. Okay? So yun nga guys, no? Kung napapansin nyo, andito na ulit ako sa kusina namin. So, kasi ito yung maganda. Minsan nagustuhan ako dito mag-vlog kasi nga maganda yung reflection ng light. So, anyway. So, kanina nga, wala tayong masyadong na na gawang vlog, konti lang yun. So, nagtingin ako dun sa mga messages at saka nakalimutan ko pala na mayroong nag-request nito na i-vlog daw.
Hindi ko nilang mention yung name niya. Basta Hayati, I'm sure na manonood ka nito. Kasi always ka naman talaga nakasuporta sa akin. And thank you for that, okay? So, anyway guys, ang pag-usapan natin ngayon or ang topic natin ay tungkol sa long distance relationship, okay? So, madali lang to guys. Isishare ko lang yung mga naging experience ko at saka sa mga naging tawag nito, mga karanasan ng mga naging kaibigan ko or kakilala ko. So, hindi ko to sinishare dahil I am perfect, pero ano ko lang to guys, kung ano yung lang yung nalalaman ship, kasi lahat talaga dito ay marami sa atin ang dumadanas or nakakaranas ng long distance relationship or LDR for short. So, ang kaibahan ng long distance relationship between Filipino and foreigner ay malaki talaga guys, okay? At isa na doon ang culture. Yes, yung culture talaga guys, yun yung pag hindi na nila alam, hindi nila maiintindihan, hindi nila tayo maiintindihan, at di rin natin sila maiintindihan, okay? Kasi ganito yan guys, pag Pilipino kasi yung naging boyfriend mo or naging husband mo, alam mo na kasi yung mga some of the attitude, no? Kasi syempre Pilipino ka, Pilipina ka, so meron ka talagang malalaman. Tsaka kasi pareho kayo ng culture. Unlike pag foreigner kasi, never mo pa siyang na-meet, tsaka di mo din alam yung country nila, so wala ka talagang idea. More on ano ka lang, hearsay or mga sabi-sabi lang or mga naririnig mo lang base sa kaibigan mo o na nakapangasawa ng foreigner. So, yung foreigner kasi marami sila, iba't ibang klase. Merong British, merong American, merong iba-ibang other types of, you know, foreigner. So, kasi sa atin talaga guys, kapag nagkaasawa ng foreigner, lahat na tinatawag Amerikano. O, nakabananag Amerikano. O, yung asawa niya Amerikano. Kahit hindi Amerikano, kahit German, kahit ano pa yun tawag nito. Basta taga-Europe, may iba-iba silang mga ano niyan, may mga pangalan. So, pero pagdating sa atin sa Pilipinas, pag foreigner, yun, Amerikano na. Lahat ay tawag Amerikano, no? Meron sila dito, pag tawag dito, di ba sa atin, tinatawag puti, or British, or Briton. Pag sa Amerika naman, Amerikano, no? Pag doon sa Germany, German, of course. Pero pagdating sa atin talaga, isa lang tawag nun, lahat ay Amerikano. Okay? So, okay guys. Yun nga, yung kaibahan talaga is yung culture. So, kasi tayo yung humahanap ng foreigner, so it means tayo yung magpapasensya muna talaga. Pag nagkakilala na kayo, then alam mo na kung sino ang, alam nyo na yung isa't isa, magkakilala na kayo, so it means meron na kayong idea kung sino ba ang mas magbigay ng pasensya sa inyo or mas mahaba yung pasensya, no? Kasi sa kanila iba eh. So tayo kasi, 'di ba, tayong mga Pilipina, meron tayong mga ugali na dumadating sa point na nagiging tupakin tayo, 'di ba? Halimbawa, yung before and after na menstruation mo, minsan may mga mood swing kayong lumalabas na o lumalabas sa atin na parang kakaiba tayo. Pag di tayo i-text or pag i-text tayo, nagagalit tayo. Pag di tayo i-text, magalit tayo. Pag suyuin tayo, ayaw natin, kahit paano-ano pa tayo, pagkipot-kipot, pag hindi naman suyuin, magagalit, parang aning-aning, di ba? Totoo talaga to, di ba guys? So sa foreigner, hindi tayo pwede maganyan kasi hindi naman nila kilala or hindi nila alam yung maugali natin. So, kailangan talagang kilalanin mo muna sila. So, much better yung ma-meet mo yung tao in person. Pero hindi naman lahat naging perfect relationship yung or perfect yung relationship nila kahit nagkasama sila bago nagpakasal. Meron din na first meet, naging compatible na sila sa each other, then yung maganda yung relasyon nila, di ba? So, iba-iba talaga guys. So, hindi natin masasabi na lahat ay perfect. Meron din talagang dumadanas sa mga tawag nito, paghihiwalay. Kasi, di yun nagkakaintindihan. Pero, yun nga, pagdating sa pagmahal, pare-pareho lang yan. Dapat give and take lang, tsaka dapat hindi yung lahat sa'yo lang yung time, sa kanya lang yung time. Kasi nga, magkaiba kayo, no? Unlike pag Pilipino,
talaga, alam niyo yung minsan may alam ka na ng mga attitude, no? Or na ginagawa natin, no? So, sa kanila, hindi talaga. So, kailangan mo ng pasensya at saka tawag nito, understanding, no? Pag-intindi. Kasi, hindi mo, ikaw talaga gusto makapaghanap ng apam, kailangan mo talaga yun. Kasi, hindi yun madali. Kasi, hindi man nila tayo naiintindihan or di pa nila tayo kilala. Unless na magkita or magkita kayo sa personal or magkasama, di ba? So, yun yung masasabi ko, guys. Sa pagdating naman sa akin, guys, yung experience ko is, nung nag-meet kami, hindi kami agad right na nagpakasal. Dumaan muna kami sa mga pagsubok kunti. At saka, umabot pa muna kami ng isang taon. Parang may isang taon kami na on and off. Pero, nagsisend pa rin kami ng messages each other. Kahit hindi ganun, parang di ko maintindihan. But, we still sending messages each other. So, for example, in the morning, mag-message ako ng, hello, good morning, how are you, I hope you're fine, ganun lang. Tapos, pagka mamayang gabi, mag-message din ako. Kahit, hindi sa enter o hindi sa chat, but sa cellphone, yung number talaga, sinisend din ko, nagagumagasto ako ng everyday, parang 30 pesos na load, or every other day, 30 pesos, kasi yung pang-text dito is kinsi, or 15 pesos yung per text talaga. Kaya, ayun, saka parang pag ano kayo guys, tawad nito pag nagka-chat kayo ng foreigner, huwag niyong masyadong, ba't hindi siya nag-chat ngayon? Baka busy lang. Kaya minsan, yung mga lalaki talaga, kahit pa Pilipino, naiirita din minsan kasi minsan meron tayong attitude na, meron na yung iba kasi hindi nag-reply. Ba't hindi siya nag-online for how many days? Mayroon na yung iba, hindi na kumahal. Huwag niyo yung sabihin, maghintay muna kayo ng reason kasi baka may mga rason, no? Let them have a word for you to say na or mag-explain man lang sila, ganun. So, huwag niyo agad na maghusga na meron silang iba o hindi ka niya mahal kasi ganun. Malalaman mo naman talaga guys pag totoo yung tao kasi mapifeel mo yun eh. Mapifeel mo yun kung sincere siya sa iyo, no? At saka, di mo talaga yan. Meron talagang mga ganyang bagay na pagdadaanan mo kasi hindi man talaga perfect yung pakikipagrelasyon, no? So, yun nga lang ang masasabi ko, guys. Kasi tayo naman ang naghahanap. Mag-ano tayo, guys? Bigyan natin sila ng magpasensya tayo, tapos magintindi, so patience, understanding, yun talaga, at saka communication, at saka intindihin talaga yung culture nila kasi di natin sila kilala, so di rin nila tayo kilala. So, ano lang guys, dapat din kung mag-chat ka or maghanap ka ng mamahalin mo, huwag kang agad na magbigay ng 100% na pag-iibig mo. What I mean is, hindi naman ko sinabi-sabi na huwag mong mahalin ng tudo-tudo. What I mean is, magtira ka din para sa sarili mo kasi what if hindi maging successful yung relationship mo sa kanya, masasaktan ka lang. Kasi wala naman talagang forever or wala naman talagang ako, para sa akin, hindi ako naniwala sa forever, guys. Yung pinaniwalaan ko lang is my together. No? Basta ang importante is love nyo yung isa't isa. Kung kayo talaga para sa isa't isa. Kaya sana yung maipapayo ko dito is dapat ano lang, pasensya lang, at saka sabi pa nga nila, patience is a virtue, di ba? Char, English na, bye. So yun yung masishare ko tungkol sa LDR. Anyway, wala na ako masyadong wala akong masyadong matawag nito, may share pang iba kasi yun lang yung mga nalalaman ko. So basta, kung gusto niyo maghanap ng apam, kailangan niyo lang ng kailangan niyo silang kilalanin, pag-intindi, tapos of course communication is the key all the time. Tapos kung hindi naman siya nagre-reply or makapag-reply or makapag-message sa iyo, intindihin mo, hintayin mo yung explanation niya. Pero kung wala talaga siyang explanation, so maybe merong nangyari or ayaw talaga sa iyo na or nakakita na siya. Basta bigyan sila ng parang time, no? Huwag yung grabe na tayong pagkaatat-atat natin, no? Huwag tayong magganon kasi kung tayo naman ang naghahanap,
gawin din yun natin yung best natin, no? So, kasi yung may mga lalaki talaga, guys, na nainis sa mga ganyan. So, yan yung may share ko today, guys. At saka, guys, of course, wag kayong magbabanggit ng pira agad, no? Kasi kung totoo yung tao sa iyo, sila na yun mismo ang magbibigay sa iyo ng pera or tulong. Na wag agad mag-mention about sa mga pera, no? Yan yung may share ko, guys. No, kasi basta ang alam ko, pag nagkagusto talaga sa iyo yung tao, lahat na gawin niya para sa iyo. Hindi mo na kailangan magparinig, no? Or magsabi, ma-feel mo 'yun, okay? Hindi lahat ganito, but tayo naman mga babae, meron tayong mga instinct, mga ganun. Anyway, guys, that's our video for today. Medyo mahaba na talaga, guys. Wala na akong masyadong i-share about sa LDR kasi yun yung mga ginagawa ko. Basta ako, pasensya ako, tsaka pag-intindi. Kaya medyo isang, mahirap din yung isang taon na hindi kami masyado nag-uusap. Kaya that time, parang hindi ko na alam if maging kami talaga. So, pero naging kami naman sa huli. So guys, that's my video for today. Thank you for watching. And I hope na andyan pa rin kayo, no? And congratulations to us kasi naging 1,700 subscribers na tayo. And thank you, guys. At saka kung bago ka lang naman sa channel ko, please panoorin niyo yung ibang vlog para mas makilala niyo ako, guys. And thank you so much, guys. See you sa next vlog.